may prinsipyo tayo. Walang silbing buhay na hindi naiyalay sa isang dakilang layunin, gaya na isang kahoy na walang lilim, gaya na isang bato na ibato sa bukid na hindi man lang makagawa ng isang gusali. Pangalawang, palagi sa isip ko, dadaming masasama kung ang mga mabuting tayo lang ginagawa. Pangatlo, seek first the kingdom of God. Kaya itong organization to is God-centered. Righteousness, darating din ang panahon na lahat ay magkakaroon na tayo ng marami. Everything shall be added unto you. Pang-apat, itong nililikyo sa inyo, pag-ibig sa inang bayan. Alin pag-ibig ba ang hihigit kaya kaysa sa pag-ibig sa tinubuang lupa? Nag-master na kayo yan. You're willing to sacrifice your life. Galing na kayo yan. Kung sa pag-ibig sa tinubuang lupa, galing na yan. You have already experienced this. At pinatunayan niyo kung gaano niyo kamahal ang bansang Pilipinas. Kahit magsalita ako ng talinhaga, kahit ako'y nag-alam ko lahat ang sekreto sa mundo, at kahit very powerful ako to move mountains, itong lagay niyo sa isip niyo. Kung wala kayong pag-ibig, wala kayong silbi. Ito ang prinsipyo ng bayanihan. Pag-ibig, patriotism, nationalism, responsibility sa ating kapwa, sa ating bayan, God-centered, ipinakita natin na kailangan magsilbi tayo. Kailangan may silbi tayong tao. At higit sa lahat, kung wala akong pag-ibig, wala akong silbi. We are not training and molding your heart to become responsible not only to yourself, hindi lang pamilya, pero sa kapwa at bayan. Dito, makatao, makadiyos, makabayan, nandito na po lahat. Wala akong sinabing relihiyon dito, pero nandito na rin ang sinasabi ng lahat ng mga relihiyon. This is the vision. What we want to be. Ano bang gusto nating mangyari sa ating bansa, sa ating pamilya, sa ating sarili? Ang isang organisasyon kung walang vision, nothing. Kasi walang direction. Gaya ng isang barko, bangkang papel, na kung ano ang daloy at agos dun siya. Walang fixed na direction. Ang ating Pilipinas, maunlad, peaceful na bayan, paraiso para sa lahat na Filipino, nagmamahal at may malasakit sa isa't isa. May panlipunang kaayusan, pantay-pantay. Walang judge, walang politiko, walang special. Kung nagkasala, pantay-pantay lahat na pinamumunuan ng mga matuwid, righteous, makakalikasan, makabayan, makadiyos na mga Pilipino. This is our vision. Anong misyon? Isang gawa ng pagbabayanihan at pagdadamayan, pagmamahalan sa bawat Filipino. Kung pinatay mo ang kapwa Pilipino because of ideology, magkasala ka. Bayanihan objectives, ituro, ipalagganap ang bayanihan, volunteerismo sa bawat miyembro. Pagkasayin ng mga Pilipino, magkaroon tayo ng digital platform. Kung sino walang cellphone ngayon, may iwanan ka. Kailangan natin ng teknolohiya. Sa bayanihan damayan, kailangan ng teknolohiya. Importante yan. To conduct charitable and humanitarian services, manungkulan tayo, tutulong tayo sa mga tao, especially yung mga mahirap. Implement programs for the development of cultural, spiritual, educational, social, and economic well-being of the people. Kompleto na pito. May pangkultura, may pang-spiritual, may kaalaman, at may health, education, at may kabuhayan. Then kailangan makipagtulungan tayo sa gobyerno. Lalong-lalo na sa service ng health, education, livelihood, and other social services to people. Then may training tayo ng livelihood. Pag may chapter na tayo doon, doon tayo magpa-training. No, to conduct training on livelihood, values, crisis management, disaster rescue, primary health care, crime reporting and prevention, and anti-graft and corruption. Ang aking gusto mangyari, magkaroon tayo ng mobile, barangay, municipal, provincial, international chapters, at magkaroon tayo ng digital broadcast stations. Kaya yan, may broadcast station tayo,
Yan gusto ko, bawat probinsya meron tayong broadcast station, bawat municipality may broadcast station. Napakahalagang impormasyon. Today, tayo magkaroon din tayo ng broadcast station sa bawat probinsya, sa bawat municipality, sa bawat barangay, at kahit wala ka sa bahay mo, pwede ka na mag-report gamit ang inyong mga cellphone. So kailangan sakyan natin ang teknolohiya. Napakahalagang teknolohiya. Mahalaga. That is the only way kung bakit ko gustong maraming radio station ng BBM, Bayanihan Broadcast Media. Para kahit isang high school graduate ka lang, kung mayroon kang ganito at may mga katiwalian, may panluloko, may mga hindi magandang nangyayari doon, i-report nyo dito o i-report nyo doon, is will neutralize graft and corruption and abuses. Takot ang politiko, takot ang mga kriminal sa media. Because mahirap man tayo, kung may media tayo, may power kayo. Bakit? Takot na may lathalat, maraman na, malaman ng karamihan. Kaya gusto ko, madami kayo. Sa inyong barangay, padami kayo. Sa inyong town, magpadami kayo. At magkaroon kayo ng radio station doon. At kung hindi ninyo kaya, ibato ninyo sa national at kami po ang magbabato ang mga nakita ninyo doon. We are making a very powerful medium to neutralize abusive government officials and criminal elements. Diyan lang tayo babawi. Kaya itinuturo ko na kayo ngayon sa iyo, the sources of power, how to become powerful, even without money. So, we are a registered organization. Matagal na ito. At meron tayong accreditation as Citizens Crime Watch or PNP Force Multiplier. Eh ngayon, hindi na lang sertifiko ang nagpapatunay sa atin. Mga colonel, mga general na ang pumupunta sa atin. Nagre-recognize na sa atin. And even the Ombudsman. Alam mo, ang mga government officials, government employees, pag kinasahuhan mo na sila, hindi na sila may promote. Hindi na sila matanggap ang kanilang mga retirement. Kaya meron tayong armas na pati mga opisyal ng gobyerno at empleyado ng gobyerno kung sila'y naggumagawa ng kalukuhan. We are accredited by the Ombudsman. Bata pa ako noon, no? Ayan. 2011. Kaya gusto kong palakasin na ito. Here comes Rambo. The return of Rambo. Mas malakas. Ipinapakita ko, mga award natin, no? Outstanding PNP of the year. Ito mga, ipinapakita ko yung credibility at integridad natin na hindi kayo fly by night o hindi kayo budol-budol. Gumutulong tayo sa disaster, bagyo, mga sekretary di Solipad pa noon, mga CIA. Yan ang gagawin natin. Consumer protection, illegal recruitment. I am showing you what we will be doing. Baka mayroon kayong kakilalang mga marihuana dyan o ano ng shabu, illegal fishing against illegal activities. Coastal cleanup, traffic assistance na rin kayo, tulong na rin kayo sa police, rescue. When it was relaunched, si Secretary Balos, at ang mga generals, general ang nandito, witness the dyan sa Aberdeen Hotel, at nandito yung mga unang surrendery ng NPA Siam, nandiyan si General Torrey and Secretary Abalos. This is the December 30 ng birthday ni Dr. Sir Rizal. Yan, Nika, yung tao niya yung mga pumunta dito. National Intelligence Coordinating Agency, General Abe Villacorta. This is the office of the NICA. Yung pumunta kahapon na the other day na tatlo. Tingnan niyo yung uniforme. This is the Deputy Director General. NPA! Sinurrender ko sa NCRPO. O, General lang. Yung, ang aking gwardiya is Colonel lang naman. Siya ang Camp Commander. Kaibigan ko ito. Ayan, kaibigan. Abalos. General. Colonel. Yan sila. 26 sa NCRPO sa Camp Bagong Diwa. Ito ang tinatawagan ko na sa Isabela. Sinatawagan ko naman na sa Sambonga. Ito may balong NPA dito. Isang commander, dalawang squad leader. Ito sa Aurora, 66. Dilasag, mga four towns. Ayan, dito ang programa na dito sa opisina, Sumbungan ng Masa, sa BBM, against abusive barangay officials in Tapolo, violence against women and children. Ito programa din yung BBM broadcast media natin. Daming mga nagsusumbong na. Parang isumbong mo kay Torfo. Yan,
housing problem. Ito, malupit ito dahil hindi niya pinapadaan ito. Maggrupo natin ng CIA. Sinumbong namin kay General Torre, pinatawag ni General Torre, surrender ito. Nakita ninyo yung the power of the United People na nagkakaisa? Ito, maasta ito eh, ayaw niyang padaanin. Mga miyembro natin. Pero nung nagmiyembro na sila, nagsumbong dito, ah, sige, sandali lang. Patawag natin kung sino yan, kapitan yung kung kapitan ano. Pinatawag, sorry po, o yun na, di okay na. That's the power of the United People. Yan, mga sumbungan ng masa, rich land grabber. Ang kalaban natin, DENR, at yung mayaman na may-ari ng lupa. Meron ng klowa na naibigay, nagkuntyabos yung may-ari ng lupa at ang DENR, ni-recall yung klowa. Nagmembro sila sa CIA Bayanihan. Sabi ni CIA Bayanihan, hindi pwede! Nagsumbong ako sa Malacanang. Yung Malacanang sinulatan yung DNR. Eh ngayon na-hold. You see? These are clear example na kung nagkakaisa ng masa, walang malupit na gobyerno. Kaya kung bakit ko ginagawa itong training, para yung image building ninyo, yung confidence ninyo sa CIA Bayanihan, at training mismo sa mismong kapulisan, magkakaroon kayo ng confidence sa inyong sarili. Handcuffing, surveillance, yan sa terminal noon, February. Okay, next, plano ko maglagay ko buong Metro Manila may ganito para may joint CIA-PNP Public Assistance Station. Isulong ang bayanihan, simple lang ang solusyon. Hindi ko na, ito, namatay si Bajelan kahit may kanyon sila, lakas lang ng nagkakaisang Pilipino. Ito, lakas lang ng nagkakaisang Pilipino. Ngayon, kung walang bayanihan, wala na ito. The seventh wonders of the world because in unity there is strength. Itong sekreto sa paggawa ng mga igorot, itong gagawin natin. Gagawa tayo ng chapter Luzon, Visayas, Mindanao. May Vice President for Luzon, Visayas, Mindanao. Si Mindanao, gagawin niya ang lahat ng mga region, mag-appoint siya ng mga regional coordinators. Si regional coordinators, magtawag din siya ng mga provincial coordinators sa area niya. Si provincial coordinators, magtawag din siya ng city municipal coordinators sa lugar niya hanggang sa barangay. In 6 months' time, organized na hanggang sa barangay level. 3 months, sir. 3 months. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao. Top, bottom. Area, region, province, municipality, barangay bali. Apat na karol lang. Kung karna natin ang bansang Pilipinas. Kaya sabi ko, the power of two. Give me two. And we will empower and bring the sovereignty back to the people and transform our country. Two, times two, times two, times two. Bawat membro, dalawa lang ang i-recruit mo. Times two, 64. Times two, 128. Times two, 256. Times two, 512. Times two, 1 million. Sa December, may 2 million na. Sa January 2024, 4 million. Times two, 8 million. Times two, 16 million. Times two, 32 million. Pag meron na kayong bilang, iangat na natin ang mga mahihira. Yung graphical representation, ting-ting, madaling mabali. Pero pag nagkakaisa ang ting-ting, walis, hindi mo na mababali. This is how you look like. Ang mga taong nagbabayanihan ay malakas na pwersa para isulong ang advokasya, hustisya at pangkalahatang kagandahan at kayusan. Ang nagkakaisang mamamayan ay malaking hadlang kontra sa di maayos na pamamahala, pang-aabuso at pang-api, korupsyon at katiwalian, talamak na kriminalidad at injustisya. Hangad ng bayanihan na wala ng maapi na mahihirap at mamatay sa simpleng sakit dahil walang pambili ng gamot. Umaysan tabi at mapabayan dahil walang kakilalang mayaman o politiko. Sa palagay ninyo, kung hindi kayo miyembro ng CIA bayanihan, puntahan ba kayo ng isang general? Pero dahil CIA na kayo, dahil organisado na ang bayanihan chapter sa lahat ng dako sa Pilipinas mula barangay, munisipyo, siyudad at probinsya. Saan ka man mapadpadramdam mo na ikaw ay komportable at di nag-isa. Pagkat sa anumang oras at lugar, nandyan lagi ng mga kabayanihan na iisang espiritu na nagdadamayan at nagtutulungan. So, alam niyo, mapapayan kayo, walang kakilalang mayaman o politiko. Pero pag organisado na kayo, pag sinabi mong pangalan mo, Christian, ay taniman ka. Pag sinabi mo, sir, membro ako ng CIA Bayanihan, ay, kumain ka na ba? Upo ka muna dito. Secretary, ilabas yung Mang Inasal. Ano bang gusto mo mag-isag Jollibee o McDo? Ratuhin kayo. Hindi dahil sa kayo, pero yung tao sa likod, pwede silang manalo o pwede silang matalo sa mga nagkakaisang bayanihan. Nakita ninyo? The power of the United People.
At meron tayong power-ups. Ang labanan na ngayon, teknolohiya, ito na ang armas natin. Kung may kriminalidad, kung may wanted na tao, text mo lang kahit hindi ka na magsumbong. Darating dito, mamaya, huli na yan. You will become a human CCTV. Kung nangangailangan ng tulong, text mo lang. Kung meron kang problema sa abogado at sa sasakit, text mo lang. Emergency help, report a crime. Gusto mo magkaroon ng news report, news daily. Meron kang problema sa batas, problema sa health. Gusto mong ikalat ang CIA, i-text mo lang ito sa mga mayembro, mga hindi miyembro. Malakas ito. Kahapon itong meeting ko sa programmer natin. Para lahat na, i-integrate na lahat dito sa cellphone. Mag-report kayo ng pangyayari, live, yan na. Magiging radio station na itong cellphone ninyo, naka-live na tayo dito. Pag mag-report kayo dito, using your cellphone, buong mundo mapapanood nila. Ganyan kalakas ang ating teknolohiya. Well, nandito yan. The moment you report, i-on-dare natin, gawa ko ng istorya, magkalat na yan, kaya hindi sila pwedeng abusuhin kayo. Nandiyan lahat yan. Kung gusto nyo tatawag sa Malacanang, NBI, PNP, PDI, Busman, lahat ng mga national agencies, nandiyan na, pindot-pindot lang, isang pindot ka lang. Kagaya nito, meron kayong nakitang aksidente, or bagyo, or anumang nangyayari doon. What type? Vehicle accident, 9 o'clock, kung anong petsa. Then, i-upload niyo yung picture or video, send dito sa bayanihan. Kami nang bahalang magbigay ng news. Wala po sa ating correspondent sa Agusan del Sur. Ito pong kanyang report. Pwede rin kayong mag-report. Pagkatapos sa technical, kailangan magpadala kayo ng kahit 5 different kinds of picture. Kagaya yung nagre-report ng mga correspondent sa ibang probinsya, then nakikita lang yung mga footages, di ba? Ganyan ang gagawin. Magiging reporter kayo lahat. Marunong lang kayong mag-upload. Importante, give us the fact and fair at mag-upload kayo ng video, mag-upload kayo ng mga picture, bahala na silang gagawa ng magandang istorya. E kung lahat ng probinsya magbigay dito, hindi na maubos ang istorya sa buong Pilipinas sa araw lang. Abogado ng bayan, pwede kayong magpatulong, name of client. Ito, pila pa lang ninyo, nandun na sa apps. Kung nangangailangan naman ng may problema sa health, request for assistance. Yung assistance in crisis situation, life or death. O kung namatay, i-upload ninyo. Pagkatapos doon, nakukunin yung mga tulong sa bawat miyembro. Anong sasubmit? Death certificate, picture of member, certification from senior officers and other documents. Request assistance in crisis situation. Then meron kayong certificate of policy ito. Kailangan ninyo ito, kailangan sa minyo. Ito ang policy. Kailangan nakatend siya ng orientation seminar. Kailangan meron siyang 2 active member. Kailangan meron siyang 200 pesos balance in Bayanihan Virtual Fund. Ito, nung nag-member na kayo, nailagay na sa virtual wallet ninyo. Yung binayaran ninyo, hindi po napunta sa opisina. Yan, trust fund. Bakit? Para kung may mangyayari sa mga miyembro, automatic yung sistema, kakaltasan na ng piso, 2 o kahit ano. Ang perang binigay ninyo sa ano, napunta sa Bayanihan Virtual Fund. Kailangan may 2. Kung wala kayong 2, sorry na lang. Bakit? Para may 2. Strategy in recruitment. Parang ito na lang ang initiation ninyo. Bakit? Di ba ninyo kayo mag-recruit ng 2? 10 lang. Must be physically and mentally healthy. Full assistance may only be given 6 months after the date of membership. Bakit? Kasi maraming mga magre-recruit yung malapit nang mamatay para magiging milyonaryo. Kailangan naman, huwag kayong mag-recruit ng malapit nang mamatay. Mauubos! Para maproteksyonan, hindi maubos yung pundo natin. May safeguard. Voluntary assistance, pero pwedeng magbigay ng voluntary assistance between those period. In crisis situation, life or death. Tutulong din tayo sa calamities, disaster, mga lindol, sa mga lugar. Pwede tayong kukuha sa virtual fund natin kasi masarap tumulong. Then, kung kailangan ng papatulong kayo, may bayanihan ID, yung policy, yung doctor certificate, and other documents. Cause of death must not be suicide. Kaya, magpakamatay anak ko para mayroong mamanayhuwag, hindi qualified. Or pinatay ka ng asawa mo, hindi pwede. Protection ito ng mga lalaki na medyo malupit sa asawa. So willing to be deducted from his bayanihan fund. Ibig sabihin, wala nang singil-singil. Willing to be deducted, kukunin na lang dito, kasi nagbayad kayo eh. Kukunin na lang dyan yung piso o 2 piso, 3 piso.
paano ko maubos? Hindi maubos kung tuloy-tuloy din ang pag-recruit ninyo. Kasi bawat taon na makuha ninyo, may 10 pesos na pumupunta hanggang sa fifth level. Pero may bayanihan maintenance fund. Bakit? Kasi kung may mangyari din sa iyo, automatic may maibibigay. Nakuha din sa mga ibang miyembro. Member may only get maximum of 1 million. Bakit? Kung 10 million ang miyembro, 1 million lang. Kasi napakaraming tao na magiging miyembro. Pero sa bayanihan, piso-piso nang kung nagkakaisa tayo lahat. Qualified beneficiary can only receive bayanihan assistance. Miyembro lang. In case of other claimants, this will be determined by the officers of the session. Ituro natin ito, livelihood ng mga tao. Kaya natin gawin ito. Isang araw, tatlo. Naka-apat na session, alam na lahat ito. At kung magpuhunan na kayo, alam na ninyo yan. So training includes do-it-yourself, actual demo, packaging, labeling, source of suppliers, and you can order all to the Bayanihan office. ID alone. O tingo, ID lang, paganda na. Yun, may programa tayo. Gusto ko, bawat probinsya may ganito. Sumbungan ng bayan, abogado ng bayan, doktor ng bayan, bayanihan damay ng bayan, kapihan sa bayanihan, harana sa bayanihan, boses ng bayan, and more programs. So kung mangyari, Voltaire Manses, 25, Metro Manila Reporters, 25, Regional Broadcasters, 18, Provincial, 81, Cities, 145, lahat na barangay, lahat na munisipyo, taniman ko ng digital radio TV station. Entire the Philippines. Ang isang ordinaryong miyembro, meron na siyang power of the media, power of the anti-crime, power of the anti-corrupt, and power of the Bayanihan. Apat ang nagbigay sa iyo ng lakas. It is only the CI Bayanihan that could give you this. Madali na lang magpamiyembro. Pwede online, pwede dito, pwede yan, iscan lang ninyo dito, lalabas na ito. Or pwede yung isan yung link. Oh, maganda itong bayanihan, oh. Isan mo lang ito sa Facebook. At pwede kang makaparecruit kahit 10-10 araw, isan mo lang yan. Yung orientation na naman, nasa online na rin. Yung anong nilecture ko ngayon, nasa online na. May code of conduct tayo. Ito yung uptaking natin sa mga miyembro. I am a member of Bayanihan. I commit to follow the rules, to be loyal to the Constitution. I will respect my officers. I will propagate the vision, mission, objectives of the organization. I will help the needy in crisis situation, the depressed, the oppressed, and victims of abuses, especially my fellow members. I will not tolerate abuses, corruption, and wrongdoings. I will help propagate the value of Bayanihan, love, charity, and services to humanity. I will help the government. I will respect the view of others. I will do my share towards the fulfillment of the vision to make this country great again. I commit to value my honor. Above all, I offer all this endeavor to God, my country, and my fellow men. So ito ang code of conduct natin. Thank you. Let us unite to help our country and our government to the power of Bayanihan. Bayanihan, damayang bayan, donasyong barya, sagip buhay ng masa. Kung ikaw ay abusado, kriminal, at kurakot, sang pindot ka lang.